Balita kaninang alas 9 ng umaga, kinwestiyon ng ilang senador sa isinasagawang hearing ng Senate Committee on Economic Affairs ang hindi pa pagbibigay ng subsidiya ng Department of Social Welfare and Development at Department of Transportation sa mga mahihirap na pamilya na naapektuhan ng pagpatupad ng train law. Kung sino ang senador na kumwestiyon ito at kung ano ang sagot ng DSWD at DOTR ukol dyan sa isyu na yan, tutukan sa report ni Manang Milky Rigunan. Bigo pa rin ang DSWD at ang DOTR na maibigay ang cash subsidy o tulong pinansyal ng gobyerno sa mga mahirap at apektadong sektor sa pag-iral ng train law. Sa hearing ng Senate Committee on Economic Affairs, kwestiyon ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagkabigo ng natura maahensya gayong ikatlong quarter na ng taon. Sinabi naman ni DSWD Assistant Secretary Noel Makalalad, umaabot na sa 6.6 million na pinakamahirap na pamilya ang nabigyan ng cash subsidy o katumbas ng 200 pesos kada araw. Salungat ito sa target ng gobyerno na 10 milyon na mabibigyan ng CCT hanggang buwan ng Setyembre. Ayon naman kay DOTR Undersecretary Gary D. Guzman, nasa 738 pa lang na cash cards ang naibibigay sa mga jeepney franchise holders. 5,000 pesos ang subsidy sa jeepney operators o 32 pesos kada araw. Para sa DZRH Network News mula sa Senado, Milky Rigunan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.